Good evening. Today, I want to extend a special greeting to our brothers, sisters, relatives, and friends, Muslims. I wish all of them an advance Ramadan Mubarak. Because as you know, tomorrow is a special day for all our Muslim friends, relatives, and acquaintances. Because tomorrow they will end the 1 month fasting, prayer, reflection, and community gathering. As you know, the Ramadan month is one of the Prophet Muhammad's first revelations. And it is one of the 5 pillars of Islam that Muslims celebrate. Today, I am going to extend a greeting from a special friend to our Muslims in the country and all over the world. And I'm talking of no less than Manila Mayor Isko Moreno. Later in this video, I will put forward his greetings to all our Muslim friends and their relatives, and also a greeting, a word of assurance. As you know, mahirap pong panahon ngayon sa COVID, under the COVID pandemic. So he will also extend a greeting to everyone. To strengthen their morale. Lalo na medyo hindi magandang panahon ngayon. And we need words of inspiration from people like Mayor Isko, who seem to be very inspired and very positive while he delivers public service. Pero po, syempre baka sasabihin nyo, Mr. Nokum, lahat naman ng mga politiko from Malacanang to the Vice President, to the Senator, to the Congressman. Siyempre, formality yan nila at saka political pogi points nila yan kung mag-extend sila ng Ramadan Mubarak na greeting sa mga Muslim friends and relatives natin. Ito lang po ang sasabihin ko. Ibahin natin si Isko. Kasi si Isko po, hindi lang siya hanggang greeting. Hindi lang siya puro salita. Siya po ay gawa. He is the real deal. Hindi lang siya lalabas ngayon dahil syempre special holiday ng mga Muslims, kailangan i-greet niya, ganon. Ganon gagawin ng mga politiko po. Pero kaya po, nilagyan ko ito ng intro sa greeting ni Mayor. Dahil po, ako mismo, I'm a Christian, married to a Muslim, my wife is a Muslim from Sulu. So, later on po, I will delve into that, yung unique Muslim-Christian union sa family namin. So, my heart goes to our Muslim relatives and friends. I'm one of them. So, last March po, before COVID spoiled everything for us. In fact, March 2. I was so lucky. In fact, November pa po, prepare ni Mayor Isko ito. I was so lucky po dahil yun pong araw na nag-sign siya ng resolution na naging batas sa Manila po. Putting forward a Manila Muslim Cemetery Division para bigyan po ng lugar ang mga brothers and sisters Muslim natin sa Manila South Cemetery. Meaning po, pwede na po sila ililibing sa Manila South Cemetery. Kung alam nyo po, ang City Government of Manila ay meron ekta-ektaryang sementeryo sa North and South Cemetery po. So, He appropriated a budget of 49.3 million with the
suggestion and passage of the City Council of an ordinance on the matter. So, totohanin po ang ginagawa ni Mayor. Ito po ang tinatawag ko na, historical correction po. Historical correction. Kung pwede pa natin sabihin, correction of a historical injustice. Siguro po, kung balikan nyo yung history natin, kaya po siguro, nagtataka kayo kung medyo nakakalimutan na natin konti yung history natin. Bakit meron Raja Matanda at Raja Sulaiman streets or parks in Manila? So, nung 1250s po, nag-start na po yung Muslim Principality ng Manila. Nagiging parang syudat or kingdom na po ito ng mga led by the Muslim po. And by the 16th century, naging important trading center na po siya. Itong Muslim Principality, may political ties na siya sa Sultanate of Brunei, as well as trade relations with the Chinese Ming Dynasty. At ito po, trading, Muslim trading center na ito, ay ang namumuno po dito ay si Raja Matanda at anak niyang si Raja Sulaiman. So, yun lang po, when the Spaniards came, syempre, na-drive out nila mga Muslim na subjugate nila po, at saka nagtayo po sila ng the Spanish city of Manila in 1571. So, in short po, from being the rulers of Manila, na is out po ang mga Muslim natin. Meron po sila Muslim community sa Quiapo po at ibang parte ng Manila. Pero po, nawala na po sila ng puwersa. Nawala pa po sila ng recognition. At parang nabaon sila sa limot. Except yun, siyempre po, yung mga for the sake lang po, may mga parke, may mga street, pero nothing more. Biro nyo po, sila po ang nagtayo ng siyudad ng Maynila, na capital city natin hanggang ngayon. Pero nawala na po sila sa eksena. Pinapansin lang po sila kung may mga bombing, kung may mga raids sa Muslim center po. Pero agad doon na lang po. So it took almost half a million years for someone, for a mayor to come forward and say, "Uy, teka, itong Manila originally was a Muslim principality ito." Later po, ilalagay ko po yung mga kwa niya, yung mga discussions niya, gaano niya nirerespeto yung influensya ng Muslim leaders noon sa Manila po. At re-recognize niya yung role nila in building Manila to what it is now. So, 449 years. Ngayon lang po. At simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. So, yun po. Ngayon po, pwede na ililibing. Yung may area na po, 2,500 square meters. At simula pa lang po ito. At, syempre po, yung mga Muslim leaders, tulad yung former MNLF chairman Nur Miswari, at saka po, nung March rin po, bumisita si ang ambassador ng Saudi Arabia, si Dr. Abdullah A. Basairi, at he praised Mayor Isko. Kasi yung nga po, tulad ng sinabi ko po, ngayon lang po nagawa ito. So yun po, yun lang intro ko po, kasi ayaw ko naman sabihin nyo na matulad tayo natin si Mayor sa ibang mga politiko na sangkaterba mag-greet sa mga Muslim kwan natin, friends and relatives po. Iba po yung greeting lang na for the sake. At iba rin po yung may ginagawa talaga po. So, iba si Mayor doon po. And I'm very happy, I'm very honored to be his friend. At nandun po ako nung historical signing and historical correction na ginawa ni Mayor Isko. So, tulad na sinabi ko po, without further ado,
Ilalagay ko na po yung video, but please don't forget to subscribe to the Armandin Nokum YouTube channel. Marami pa po ilalagay ko dito yung facts and issues about Christians, Muslims, and all other religion. Kaya nga po, meron tayo second greeting para sa lahat. Kasi alam naman natin, almost all religions are represented sa Manila. So, yun. Again, I would like to extend my own greeting of to our brothers, Muslims, sisters, friends in Mindanao, in Manila, and all over the world. Ramadan Mubarak sa inyong lahat. Ramadan Mubarak to everyone. And here is the greeting from our very own Manila Mayor Isko Moreno. Hi sa ating mga brothers, sisters na Muslim. Ramadan Mubarak to everyone. Mayor, anong message nyo para sa mga brothers and sisters Muslim natin nationwide? Okay. Sa Saturday. Actually, sa pangkalahatan na lang. No? Yes. Whether you're Muslim, Christians, or kahit ano pang religion. As Pilipino, kailangan natin tanggapin ang katotohanan na mag-iiba na buhay natin. I-adapt na natin ang ating sarili, physically and mentally, na hindi na siya yung katulad ng dati natin ginagawa ay pwede natin gawin yun. Start caring for yourselves. When you do that, you care for your family. And everybody is caring for themselves. The natural community, bubuti. Susi ng tagumpay ng laban natin sa COVID, hindi sa kapalpakan ng gobyerno, hindi sa tagumpay ng ginagawa ng gobyerno, kundi nakasalalay sa kamay ng bawat tao. Dahil ang virus hindi naglalakad. It's the people. So, ang bottom line, kailangan natin pangalagaan ang ating sarili. When you do that, the government can continue to focus on addressing COVID-19. So, konting ingat lang po. At saka may awa ang Diyos, makakaraos din naman tayo. Ang dami ng dinanan ng Pilipinas. Pananako, dilubyo, disaster. Lahat ng uri ng dilubyo inabot na natin. So, nakaligtas naman tayo, awa ng Diyos. I think it's a matter of time. Makakaraos din tayo, may awa ng Diyos. So, thank you, please. Stay home, keep safe, and healthy. Thank you. Thank you very much.